Well, paano mo nalaman na may problema ka sa matres ba yun, yung problema mo? Apo, sa ovary. Sa po. Ovary, oo. Kasi nag-start po yun nung dahil pa pag dinidismenorrhea po ako, sobra po. Ah, masakit na masakit na masakit. Opo. Pag nasa period ka. Opo. Okay. And that time po kasi, hindi rin po ako regular. So uh-oh, may months, minsan po years na uh-oh, wala. Uh-oh. And then dun po, nagpa-check up. At anong natuklasan? Ayun po, na meron po akong cyst sa ovary. Alright. Inoperahan yun, di ba? Tinanggal yung cyst na yun. Opo. Oo. 2007 po. Aha. Single ka ba nun? Opo. Ba, hindi ba naka-affecto sa boyfriend mo na siya? 1 month pa lang po kami mag-boyfriend. Ay! 1 month pa lang? Opo. Pinagtapat mo sa kanya? Opo, kasi before po, nung nag-meet po kami, oo, galing po ako sa hospital nun. So, alam po na dahil po dun sa check-up na yun. I see. Oh, galing po siya ng check-up noon. Then, yun yung first time na nag-meet po kami ni Noel. Hindi pa po kami mag-boyfriend noon. Hindi pa? Opo. Nanliligaw pa lang po ako sa kanya. Okay. And then? So, and nung, then, di alam mo pala, sinabi ba niya sa yung resulta ng check-up niya? Opo. Nabanggit nga po niya na may problema siya sa, may cyst po siya sa ovary niya. Okay. And then, sa akin naman po, wala naman pong problema po yun. Wala problema. Hindi ka napag-abang na. Hindi naman po ako na bag-abang. Na-bother no, nun. Na-bother po. Hindi. Kasi, syempre, maiisip mo, teka muna, may problema ito. Paano pag pinakasalan ko to, paano kami magpapamilya? Kung hindi magkaanak, magka-diprensya palalo. That entered your mind. Yeah, pumasok opo naman sa isip mo yun, di ba? Pumasok naman po sa siyempre, akin, pero... Siyempre, because you're mature, you're, you know, realistic. Yung, anong naging decision mo doon? Pero nag-decision pa rin ako na ituloy po yung panliligaw sa kanya. At kasi hanggang sa maging kami po, na kami maging mag-boyfriend po, girlfriend po kami. How many years was that? Pagkatapos ng operasyon niya, na kayo nasinagot mo na siya ng oo? August 27, 2007 po, nung kami naging mag-boyfriend and girlfriend. Tanda-tanda niya. And then, September 2007, after a month na kami magkaroon ng relasyon, doon na po siya inoperahan. So, kasama so po ako sa... So, kayo? Yes po. Nung inoperahan ka? Apo. Nasa hospital po ako nung naoperahan siya. Oo. So, alam ko po yung background nung naging operation po sa kanya. Pinakita pa nga po sa akin nung doktor yung tinanggal sa kanyang cyst. So, open na talaga sa iyo noon na maaring hindi na siya magkaanak? Opo, open na po sa akin open yun. Na sa'yo. Actually, tinanong nga po ako ng mother-in-law ko nung nasa room po kami. Sabi niya, ayan, paano yan? Na-operahan si Noel. Anong pakiramdam mo ngayon? Kung hindi kayo magkaanak, anong gagawin mo? Nabanggit ko po noon na kung hindi kami magkaanak, kung yun ang kalooban ng Diyos sa amin, marami naman pong paraan para magkaroon po kami ng anak. Ayun. Aha. At ikaw naman, Noel, hindi ka ba na-bother no na baka mag-iba ang pagtingin sa'yo ni Jomel dahil doon sa sitwasyong iyon? Actually po, may time na natakot din po ako. Kasi alam ko naman po na bawat lalaki, syempre, nagpakasal, gusto magkaanak. Pero nilakas ako po yung loob ko, syempre kasama po ang prayer at may tiwala po kay Joel. Na nung binitawan niya yung salitang yun sa mother ko, alam ko po na hindi po niya bibiguin. So, okay, kinasal na kayo. Pero hindi kayo tumigil na, alam mo na baka sakali, yung gano'n, meron pa yun eh. May hope pa kang naiwan sa inyo. Na baka sakaling magkaanak pa kayo. Oo. But did you, meron ba kayong sinubok na mga ibang mga pamamaraan? Were there special, you know, ways na ginamit niyo para kayo para mabuntis ka, Noel? Meron ba? Nung pumunta po kami sa OB, nagpa-check up po ako, and sabi po, may series of medication nga daw po. Kaya lang, nung hindi na po namin din tinanong kung magkano, kasi sabi po, matagal ang gamutan po. So, nung medyo, nalaman po namin na matagal, tapos medyo costly din po, hindi sabi ko kay Joel, parang ayoko nang tuloy. Pero may binigay din po yung OB sa akin na, kasi by that time po, medyo maano pa po yung katawan ko, yung malaki po ko nun. So sabi, subukan mo rin na mag-diet, baka makatulong. Okay. So yun po ginawa ko. So, yung nag-diet ka na? Ako, nag-diet. Yung gamot hindi mo na, hindi po. Ayaw mo na, dahil magastos. Opo. Bilip din naman ako sa iyo.
Diet na. Diet na lang, ano, kayang-kaya, ano, ha? Ah, I see. Eh, pero, pero kayong dalawa, nag-uusap ba kayo ng, you know, ng husband and wife na, di ba rin na, ano, magkakaanak pa rin tayo. Kanong kataas ang hope mo nun, Joel, na magkakaroon? Kami naman, ako naman po kasi talagang, naging kontento na rin po kami na kaming mag-asawa at the same time nagfo-foster po kami na sabi ko nga po nun, kung di tayo magkaroon ng biological na anak, at least meron tayong isang bata na inaalagaan na inaako natin sa atin. So kailan kayo tumigil mag-try at talagang tinuon nyo na lang sa pag-foster ang inyong mga pagsisikap? Kasi nung nag-foster po kami, andun pa rin po yung hope. Pero habang lumalaki po kasi yung bata, ang ano namin, parang okay na. Okay na parang kami. Parang napamahal. Parang yun ang anak nyo. Yun, parang yun na po. Sa kanya na po yung attention talaga. Sa kanya talaga. Yung attention nyo. Kaya ang ano po namin, kung mabubuntis ako, okay. Kung hindi, okay lang. Okay din. Kasi, pero kasi foster lang yun eh. Hindi naman adoption eh, di ba? So, ibig sabihin yun eh, dating ang panahon na talagang babalik at babalik siya sa magulang niya eh, di ba? O yun, hindi ba nyo naiisip naman yun na, naku, paano ngayon yan pag kinuha na? Ano pangalan ng anak nyo? Diana? Diane. Oo, Diane. Oo, pag kinuha na si Diane. Well, naisip po, syempre parang sa amin po, andun po yung takot. Pero dahil po nag-engage kami sa foster care, alam po namin na kasama po talaga yun. So talagang nakafix na po sa amin. So talagang tanggap nyo na talagang mangyayari. May pagkakataon po talaga na mawala sa amin yung batang inaalagaan po namin. Subalit, meron ding pagkakataon na talaga naman mapa-adapt din sa inyo, correct? Opo. Pwede rin yun, di ba, na kayo na mismo ang mag-a-adapt ng batang yun. Yes, o yung ba, kailan nangyari yun na yung ang hope na maa-adapt nyo na si Diane? Nung hindi po natuloy na kunin siya ng parent niya. Aba, kukunin siya ng parents niya? Kasi, there was a time? Naku po, Kasi po nagparamdam po yung mother niya na gusto po siyang kunin. Ilang taon si Diane niyan? Baby pa po siya. Baby pa siya. Baby po siya. One, mga ganun po. So, nung gusto na po siyang kunin, syempre andun po yung sakit na naramdaman namin. Pero tanggap niyo. Namin. Umiyak po kami ng sobrang din grabe. Kayo. Kahit tanggap na ninyo mulat sa pool, talagang napaiyak pa rin. Kasi pag nandun na yung panahon na yun, masakit pa rin talaga siya. Tsaka, newborn? Nakuha nyo ba newborn? Four months. Kakulitan na saya-saya nyo. Kukunin. Ano nangyari ngayon? Binalik nyo. Sinoli ba? Kasi kailangan po. Kasi yun po yun talaga, opo. O sinoli nyo. Naku po, di ang lungkot sa bahay nyo. Malungkot po talaga. Malungkot talaga. And then? Tapos hindi na po natuloy. Ang? Yung pagbalik ng parent. Oo, so, hindi na po siya hindi na siya kinuha. Opo. Isinoli ba sa inyo ng organization si Diane? Opo. Isinoli naman. Sinoli po. Did you ask for her again? Nung sinoli po, syempre po, buong puso pa rin po namin tinanggap kasi mahal na mahal na po namin. Mahal na ninyo, no? Opo. Okay. So, in what ways did having a foster child affect your relationship as husband and wife? Nung meron kayong inaalagaan, may baby kayo, may ano ka, how did that affect you, the two of you? Sa amin po, sa relationship po namin, mas tumibay po yung relationship po namin. Nabawasan lang po yung aming mga date kasi nakatutok po kami sa bata. Pero yung bata po naging ano sa amin, mas naging nagpalakas no o nagpalalim ng relationship po namin dalawa. Kasi pareho po kaming nag-aalaga, hands-on po kami nag-aalaga po dun sa bata. Sa baby. At siya man din ay naging masyadong close sa inyo. Opo. I am sure, no? Sobra. Pero noon, dumating yung araw na talagang ikaw ay nabuntis. Opo. Ano ha? Sa sariling sikap ni Joel. Diba? Paano mo nalaman? Ano po yun eh, kasi madalas po ako nahihilo. So, ang po nun, dahil nakailang beses na rin pong false alarm, at sinabing may vertigo po ako, inisip ko po na yung hilong naramdaman ko, vertigo lang na parang wala to, vertigo lang to, ganyan. So, mga ilang araw po ng ganun, tsaka po ako nag-decide na mag-take ng pregnancy test. Nung nasa bathroom na po ako, ayoko po talaga siyang tingnan kasi ayoko na pong ma-disappoint ulit.
So, nung nakita ko po yun, yung po, nagsisigaw po ako sa bahay. Hindi, ano yun? Yung pregnancy na nabibili sa putika, yun lang ganun. Okay, hindi pa sa doktor? Ay, hindi pa po. Okay, oh. Ayun po. Tapos? Di, sumigaw po ako, syempre, nagulat, uh-huh. Saya. Ando doon ka? Ando doon si Joel? Si mama po. Ay, si mama, si mama po, oh, kasama. Sige, oh. Tapos, anong ginawa mo nung nalaman mo anak ko? Nataranta rin po si mama kasi akala niyo kung ano nangyari sa akin sa CR. No? Oh, oh. So, pinakita ko po, syempre, tuwan-tuwa po ako. Oh, oh. Tapos, tinext ko siya kasi umalis po siya noon eh. Tinext ko po siya, sabi ko, nasaan ka na? Sabi, pauwi na. Oh, oh. Sabi ko, bilisan mo, may sasabihin ako sa'yo. Tapos, hindi po, mo muna sinabi. Hindi po. Ikaw talaga, pinitin mo pa. O tapos? Tapos yun po, pag-uwi po niya, inabot ko po sa kanya yung pregnancy test. Oh, oh. Tapos yun po, umiyak na po siya. Kasi nagulat po ako na nakakita po ako ng dalawang guhit. Kasi marami na po siyang test na ginawa. Na puro one line lang. So, ito dalawa? Nakita ko po talaga yon, napadapa ako sa higaan namin. Iyak ako ng iyak. Tuwang-tuwa at umiyak po talaga ako dahil nga, ano eh, masayang-masaya ako magkakaroon kami ng ano. Talagang hindi nyo na inaasahan eh. Ano? So, syempre, pumunta ka na sa doktor, nagpatingin ka na, tapos na ano, I mean, you know, you delivered the baby, na wala namang problema. Na-CS. Na-CS ka naman, but everything went okay. Yes, po. Uh-huh. Kanong katanda, kanong kalaki na ba yung baby na yan? 7 months na po siya. 7 months na ngayon. At may balita pang isa, di ba? Oo. Opo. Meron ka pang coming na isa. Opo. Talaga naman, ikaw talaga, Joel. Talaga niratsyada mo naman, ha? After po ng, naghintay po kami ng almost 5 years. Simula nung nagpakasal po kami. Tapos, nagkaroon po kami ng anak. Mm-mm. Tapos, after 4.5 months, nabuntis po siya. So, blessing po talaga yun ng Panginoon sa amin. So, nagpapasalamat po kami. Marami po akong sinabihan na uy, nabuntis uli yung wife ko. Pero lahat sila, masaya sila. Naghihintay ako na, ba't nabuntis uli si Noel? Wala po akong ganung experience. Lahat sila, masaya sila para sa amin. So, talagang natutuwa po kami. Yes. And the baby is doing well, healthy, and all of that. Yes. So, paano na si Dayan? So, si ilang taon na ngayon si Dayan? 5 po. 5 years old na? Yes po. Ate na po siya. Ate na siya. So, excited siya na magkakakapatid siya? Opo. Sobra po. Na, tika muna, na-adapt nyo na ba si Dayan? Nasa process po. Nasa process na. Yes po. Ngayon po ay na-file na po namin sa court. Nagkaroon na po kami ng initial na hearing. Okay. At may mga schedule na po kami of hearing sa mga darating na buwan po. So, ibig sabihin, talagang anak na rin ninyo. Ibig sabihin, talagang gusto niyo ninyo na rin siya na. Opo. Ano, siya panganay ninyo, si Dayan. Yes po. Pinapakilala ko po talaga siya sa mga kaibigan, sa mga tao na siya yung firstborn namin. Okay, yes. Hindi lang siya biologically na iluwal, pero pinanganak po siya sa puso po namin. Wow. So nice naman. Ano feeling niya na meron na siyang babies? Ano ba? Lalaki o babae? Babae po. Babae, baby sister. Si Divine Miracle po. Si Divine Miracle. Uy, ang ganda ng pangalan, Divine Miracle. Kaya po ang ano po niya, DM1, tapos DM2. Kasi Diana May. Diana May. Tapos Divine Miracle. Oh, nice. Eh, ito. DM3. DM3 naman! Di, meron kayo naka-prepare for a boy and a girl. Yes, sakali, alam mo na ba? Hindi pa po. Hindi pa po eh. Pero dadasal po namin lalaki. Lalaki naman, para meron ka namang to take after you, no? Yes po. Tell us, ano sa definition ninyo, yung totoong parent, yung real good parents para sa inyo? Ano ba yung good parents? Yung mabuting mga magulang, ano ang definition nyo niyan? Sa akin po, hindi po sapat na niluwal mo ang bata sa mundo para tawagin kang magulang. Uh-huh. Yung the way na mahalin mo yung bata, palakihin ng maayos, i-provide lahat ng pangangailangan niya. Tapos yung gabayan siya. Gabayan siya sa kanyang paglaki ayon sa salita ng Diyos. Para sa akin yun po yung totoong magulang. Hindi po dapat nakadugo mo siya para maging magulang ka sa kanya. Ay, napakaganda naman. Sa'yo, Joel, anong definition mo? Ako po yung pagbibigay mo ng unconditional love. Kay DM1, yung binigay na po na pagmamahal namin sa kanya ay unconditional din po talaga. Kahit po hindi po namin siya kadugo. At kung magkaroon nga po kami ng anak ngayon, may pangalawa kaming anak, yung pagmamahal po na binibigay namin sa pangalawa is the same doon sa pagmamahal na
binigay po namin kay DM, kay Diana May. Yes. So, yung unconditional love, yun po yung sa akin definition ng isang pagiging magulang. Kahit sino pa siya, kahit pag lumaki siya, iba yung ugali niya, mamahalin mo pa rin siya. At napakaswerte ng mga anak ninyo. At itong isang magiging anak ninyo, sila ay merong mga magulang na kasing galing ninyo. Thank you very much. Salamat Joel. Po. Salamat good luck. Thank you. Thank you to you, Noel. Dok, ano ba yung usual reasons? Bakit hindi nanganganak ka isang babae? Sa workup po kasi ng mga mag-asawang, hindi po nagbubunga ng anak. There's always the male and the female factors. Anyway, we'll deal with that. Hindi lang babae. Yes, opo. Pati lalaki, may dahilan din. Sabay po din. Usually okay. Namin silang iniimbestigahan at wina-workup. Oo. Ano yung mga causes usually? Sa babae, usual po yun ay hindi siya nag-ovulate properly. Yan po yung mga babaeng may abnormality sa menses. Oo, sometimes may menses sila na nagsiskip. Minsan naman, it will occur, pero minsan nahaba-haba or totally hindi po talaga iba nagre-regla. So that's one of the factors. Oh, okay. Mm-hmm. Itong kay Noel, ano na nga pangalan? Ovary... polycystic ovarian syndrome. Opo. Ano yun? The polycystic ovarian syndrome, pag sinabi po natin kasing syndrome siya, it's a... Walang dahilan, hindi mo alam kung saan galing. Merong unknown yung usual cause, pero meron na pa kaming napagkasunduan at it's mainly metabolic. It's usually metabolic. Ano yung metabolic? Pag sinabi po nating metabolic, there is this insulin resistance sa katawan ng pasyente. Siya po ay hindi responsive sa insulin, kaya nag-iipon siya ng insulin, which makes it more resistant para sa mga proteins na kanyang dapat nahahamper po ang kanyang tawag dito. To explain it further, kapag po kasi maraming insulin ng isang tao, ang insulin mismo, binablock niya yung serum binding hormone globulin. Kaya dumadami ang androgen ng pasyente. Okay. Ngayon, yung androgen ng pasyente, yan ang nagpo-produce ng simptomas. Katulad ng hindi nagre-regla. Sometimes, meron po yung hirsutism. Hirsutism po, yung po yung nagkakaroon ka ng hair sa areas na hindi dapat nagkakaroon ng hair ang babae doon. Okay. Which is yung sa male common. Katulad ng hair sa chest. Oo, yung ano. Dito po, yung hair dito sa hip line. Tapos ibang babae, may mga hair na nag-grow dito. Tapos may connection iba, pala yun, ano? Meron po, there's virilization. Appearance ng virilization kaya sa nga, mga so, babae. Ibig sabihin, mas marami siyang babae. Panglalaking, opo. Whatever that is. Yes, it's because of the insulin. Na resistant siya sa ano na. Aba, tignan mo nga na, makala ko yung insulin pang-diabetes lang yun. Kaya minsan, kasama po sa namin, sa laboratorio, this patient sometimes may be diabetic. Oh. Opo, kasi kasama po. Whether it's the male or the female, pag diabetic, medyo may problema sa pag-anak, gano'n opo, ba? Even in the males? Yes. Ganun pala. Sa babae kasi, it's... Pero mga natutunan ko yan sa tanda kong ito. Ngayon ko lang nadinig yun. Kaya nga po, in patients na may polycystic ovarian syndrome, kasama po yun sa investigative measures, which is we want to know if she's diabetic. Pero meron pa bang options? Meron pa. Po options. As in the case po of Noel, marami options. Doktora, nagkaanak siya. At buntis pa siya ngayon. Yes, imagine pero that. Nung may mga, eto atong pasyente may ovarian cyst before. Yes. The ovarian cyst that she had before is the kind na will make it very difficult to get pregnant. But it doesn't say impossible. Yes. Yon. With regards to what Noel had, which is, I figured it's endometriosis and polycystic ovarian syndrome, there is fertility, although the rate is decreased. Uh-oh. Or there is a chance for them to get pregnant. Oh, of course, pero pagka ganun, katulad ni nung mag-asawang yun, no, syempre, tanggap na nila na hindi sila magkakaanak. Opo. And all of a sudden, nabuntis siya. At sinundan pa after 7 months. Yes. Tignan mo yun, ano? Thankfully. Nakakatuwa naman, ano? Opo. Ano pa ibang options, doktora? Besides that, may tinatawag kaming, we need to really do lifestyle modification for these patients. Uh-huh.
mainly ang PCOS or PCOS, kailangan talaga yan lifestyle modification. They need to change the food that they eat, they need to do exercise, and they need to lose weight. 5 to 10% of the... Katulad nito si Noel. Umayat daw siya, laki ng pinayat niya. At saka siya na buntis. Nakita nga po natin yung pictures before. Talagang malaki yung delete. Doktora, maraming salamat ha sa pasyal mo dito sa magpakailanman. Thank you din po. May natutunan ako ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you din po. Okay, sige. Ano ba yung foster parenting? Paano ba yan dito sa Pilipinas? By definition po, foster care is a planned substitute parental care provided by a licensed foster parents. So by nature po, it's temporary placement sa isang licensed foster parents po. And then ito po ay isang programa ng DSWD para po sa mga bata na nangangailangan ng pagkalinga ng isang magulang at pamilya. Okay, first, kung gusto mong maging foster parent, kailangan magpa-register ka sa DSWD? Yes po. Kailangan mo mag-apply. Mag-a-apply, so, and then? And then, you will undergo for an assessment. So, inaaral po yun. Siyempre, titingnan po yung kakayanan ng applicant kung siya po ba ay papasa bilang isang foster parent. So, kapag pumasa po kayo, i-issuean kayo ng DSWD, ng lisensya, na kayo ay isang certified foster parent. Kailangan ba mag-asawa? Licensed foster parent. Hindi naman po necessary. Kailangan either the father, a father or a mother. Kung married po kayo, joint siya dapat. Joint application. Pag may asawa ka? Opo. Pag single ka, single po. Apply as a single. Apply ka as a single. Tapos, sabi mo, foster care no sa bata, how long is that? How long is that foster care na ibibigay mo doon sa bata? Depende po yun sa case ng isang bata. Case to case? Opo, case to case basis po. Meron po tayong short term na placement. Which is what? 0 to 6 months. 0 to 6 months yung baby, yung child? Duration of placement. Duration of placement, yes po. Not necessarily the age of the child. Yes po, and then we have the long term. Yung long term po, 6 months to 1 year or 2 years. Depende po sa case. Kung yung tinatakbo ng kaso ng bata. Ano naman yung edad ng bata? Ang foster care? Basta po lahat ng batang below 18, pwede pong i-foster sila. Kasama na po doon yung mga special children natin. Mm-hmm. So lahat po ng mga batang nasa custodia po ng gobyerno natin tsaka sa mga accredited na child caring agencies, nilalagay po natin yung sa foster. At yung foster parent, pwedeng pumili kung sinong gusto niya? Hindi po natin ini-encourage yung pre-identification ng bata na ipo-foster. Pero binibigyan po natin ng chance yung foster parents in terms of yung general characteristics ng batang gusto nilang i-foster, like kung babae ba to, lalaki, anong age, ganyan po. Bakit? What is the reason there? Bakit hindi pwedeng... We have a matching process po kasi. So, meaning, pag na-license ka as a foster parents, dadaan po ito sa matching process. So, meron po tayong interdisciplinary na committee na umuupo during matching. So, sila po ang nagmamatch nun. So, ang pinaka-paramount consideration po natin doon is, of course, yung best interest and welfare of the child. Ano po ba yung pangangailangan ng bata na kayang ibigay ng pamilyang magpo-foster sa kanya? So, yun po yung tinitingnan ng committee natin. So, i-emphasize lang natin ha, Jal, no? Iba yung foster parenting, iba yung adoption. Yes, correct? Po. Okay. Yes, po. Pero ang foster parenting ba, pwedeng tumungo sa adoption ng batang finoster care mo? Yes po. Pwede. Inaalaw po yan ng batas natin for a certain conditions. Like una po, ang bata po na kanilang pinofoster ay available na for adoption. Okay. Meaning, siya ay legally free for adoption. Pwede pong applyan yun ng foster parents. And then, itong pong ating foster parents, kasi may batas po tayo, yung domestic adoption law, lahat po ng mga requirements dapat doon, mamimit din ng foster parents. Kasi iba po yung
pag galing ka pong foster, gusto mong mag-adopt, you will be undergoing another assessment as adoptive parents. Naman. Opo, ibang proseso din po yun. So, ikaw rin yung foster parent eh, nung bata eh. Katulad nitong sila, itong ating subject, no, si Noel at saka si Joel, mag-asawa. Opo. Inalagaan na nila yung bata eh, mahigit 4 na taon na eh, di ba? Tapos, in-applyan nila ng, ano, ng... Adoption. Yes, yung ba may ano ka doon, meron kang, you know, advantage, kumbaga. Kasi sa'yo na lumaki yung baby, I mean, from infancy, hanggang sa lumaki na siya. Yes po, kasi... I-consider naman yes yun. Yes po, kasama po yun sa consideration natin. And then, pag ang bata po ay nasa foster na, at lalo na kung ito ay tumagal na, priority po natin yung foster family na ma-consider as the adoptive parents. Ano naman ang mga meron bang mga rights ang isang foster parent sa bata? Opo. Sa yung pagdating po sa karapatan, yung foster parenting po nakalimit lang doon sa parental care, meaning yung pag-aalaga lang bilang isang magulang. So yung rights of succession, meaning pagdating sa mga inheritance, wala po yun, kasi yung batas po natin sa foster care, kaya nga po siya sinasabing it's only temporary for a certain period of time yung placement, compared po sa adoption na meron pong rights pagdating sa succession. Kasi adoption is binded by law. Ganun po yun. Ah, ganun lang yun. Mm-hmm. Kung ano, maisipan ng magulang ng bata na ayoko na, babawiin yung bata. Sa foster parenting, pwede yun. Diba? Opo. Sa una pa lang naman po, pinapaliwanag natin sa ating mga foster parents na yung pag-aalaga nila sa batang ito ay temporary. Opo. Talagang so hahantong doon sa puntong kukunin yung bata. Dapat naiintindihan po nila yon na temporary lang siya at maaring itong batang pong makukuha nila ay ibabalik din po sa magulang. Kasi ang goal naman po natin is family preservation. Pansamantala lang naman po yung paglalagay ng mga bata sa foster family. So, nandiyan ngayon ang tanong ko. Mm. Ano yung mga dahilan for parents to put up their children to foster parenting? Bakit pinapa-foster parenting ang mga anak nila? Mm-hmm. Kung yung pala naman eh, babawiin din nila. Mm-hmm. Minsan po kasi itong mga magulang natin, they came from a dysfunctional family or dysfunctional relationship. Or like, for example po, teenage mothers or coming from an illicit affair din yung bata. So, yun po yung mga nagiging rason kung bakit po muna nasi-shelter itong mga bata to or napoplace natin sa mga foster families. And then, habang yung mga bata po ay nasa foster families natin, tinutulungan po natin yung mga magulang na to or yung mga nanay na ihanda sila, i-ready sila, incapacitate. Yes, tama po. Exactly. Kaya binabawi, paghanda na yung magulang. Yes po. Kapag nag-express na po yung magulang na gusto nilang kunin yung kanilang anak, isa subject po sila for parenting capability assessment. Meaning, aaralin pa din po yung kakayanan nila or gaano ba sila kahanda para maging magulang at harapin yung responsibilidad nila sa bata. Ngayon, kung pumasa po sila doon, that's the time po na ibabalik natin yung bata. And then may aftercare services pa din po. Meaning, tinututukan pa din sila habang nasa kanila yung bata. At marami ba? Maraming bata for foster care? Marami po. Marami kayo inaalagaan na for foster care? Yes po. Marami po tayong mga bata, lalo na po dito sa NCR, sa region po ng NCR. Marami po tayong mga bata talaga na nangangailangan na malagay ng sa... foster care? Yes po. Can you give me a figure? Ilan yung marami? Siguro po more or less nasa 5,000 children. 5,000 yes. Children? Mm-mm. Kasi po yan, yung mga nasa centers natin nilalagay doon. Kasi hindi lang naman po ibig sabihin na yung mga, basta po lahat ng mga bata na nasa centers natin, mga candidate po yan for foster placement. Mm-hmm. At kung sakasakaling merong nanonood sa atin na magulang na nais na mag- foster parent, pupunta lang sa DSWT? Yes po. What departments? Pwede po silang pumunta sa lahat ng DSWD field offices. Office. Opo. Kami po, nasa NCR kami. Nasa Ligarda po yung aming opisina. So, pwede po silang pumunta doon. Pumunta po sa Adoption Resource and Referral Section. Ayun.
o kaya po sa foster care section. Okay. Jal, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Okay. Ang katuparan daw ng pagiging isang babae ay ang kanyang abilidad na mag-anak at maging isang mabuting ina. Pero paano kung ang isang babae, sa kabila ng kagustuhan niyang maging isang ina, eh hindi nabigyan ng ganitong pagkakataon? Isang tunay na ina pa rin ba siyang maituturing kung alagaan niya ang isang sanggol na hindi naman galing sa kanyang sinapupunan? Yan ang buod ng ating totoong kwento na natitiyak ko inaabangan ng mga ina at lola at pati ng mga kabataan na sumusubaybay sa ating programa tuwing Sabado. Ito ang aming handog sa inyo ngayong gabi, ang aming episode na pinamagatang Unconditional Love from Foster Parents, the Joel and Noel Mercaida Story.